Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga nadiskubreng mga bagay? Ang ating mga eksperto sa bansang Congo, na kung sakaling ilabas nila sa publiko, ay siguradong magdudulot ng kaguluhan sa buong mundo? Kaya mula sa sikreto ng ilog ng Congo, hanggang sa alaman na hindi makikita sa ibang panig ng mundo, ay ito ang 10 pinakamapanganib na nadiskubre ng mga eksperto sa bansang Congo. At kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, ang sekreto ng Congo Basin. Ang pinakaunang nadiskubre ng bansang Congo na tatalakayin natin sa listahang ito ay ang sinasabing sekreto ng kagubatan na pumapalibot sa Congo Basin na siyang ilog ng bansa. Sa kadila ng ang sinumang bumibisita raw sa lugar na ito, mapaturista man o mga eksperto ay nakakarinig ng tila ba mga bumubulong at nagsasalita raw ng mga nilalang mula sa likod ng mga puno na siyang naging dahilan para paniwalaan ng maraming mga tao na boses ito ng mga espiritu na nagbabantay sa lugar. Pero ayon sa mga eksperto, ay maaaring ang mga naririnig na bulong ay nagmumula lamang sa hangin na tumatagos sa mga dahon ng puno. Ganunpaman, ay marami pa rin naniniwala na mga espiritu ang pinagmumulan ng mga ingay na ito. Sa kadila ng maraming mga turista, ang nagsasabi na noong nabisita sila sa lugar ay nakita nila na merong nagmamatsyag sa kanila mula sa likuran ng mga puno na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy ng kahit na sino kung ano, kung kaya't nananatili pa rin itong isang malaking misteryo. Number 9, misteryosong bakas. Habang nag-iimbestiga ang mga eksperto sa masukal na kagubatan ng bansang Congo, ay meron silang nadiskubre sa lugar na ito na talaga namang kumuha ng atensyon ng publiko. Sa kadila ng natuklasan nila sa sahig ng bansa, ang kakaibang mga bakas na kahit na anong pag-aaral nila ay hindi nila matukoy-tukoy kung sa anong uri ng nilalang nagmula. Dulot na meron itong dambuhalang sukat na hindi tumutugma sa mga bakas ng paa ng mga kilalang nilalang na naninirahan sa bansa. Kung kaya't dalawa ang tsorya patungkol sa pinagmula ng bakas na ito, kung saan ang una ay nagmula ito sa nilalang na hindi pa lamang natutuklasan ng mga tao. Habang ang pangalawang tsorya naman ay nagsasabi na nagmula ito sa isang mythical creature o maalamat na nilalang na ayon sa kwento ay naninirahan sa ilog ng lugar. At ito ay ang Mokele Membe na merong itsura na parang isang dinosaur sa kadila ng meron daw itong dambuhalang pangangatawan at leeg na umaabot ang haba sa 20 talampakan. Ang bakas na ito na nadiskubre ng mga eksperto sa kalupaan ng bansang Congo ay isa lamang sa mga misteryosong bakas na natagpuan sa lugar. Sa kadila ng meron ding dambuhalang bakas ng paa silang nadiskubre sa bansa na higit na mas malaki pa sa mga tao, kung saan pinaniniwalaan ng publiko na nagmula ito sa isang uri ng dambuhalang unggoy na hindi pa lamang natutuklasan ng kahit na sino. Number 8, nawawalang mga tribo. Alam mo ba na ang mga tribo na dating naninirahan sa masukal na kagubatan ng bansang Congo ay unti-unti na raw nauubos at naglalaho? Ang isa sa mga tribo na sinasabing unti-unti nang nawawala ay ang tribo ng Bambuti, na kilala sa kanilang husay sa pamamagitan ng paggamit ng mga halaman para makagawa ng iba't ibang mga kagamitan, mapabagay man ito o kasuotan, kung kaya't sadyang nakalulungkot isipin na nalalapit na ang tuluyang pagkawala ng tribo na ito, na ayon sa mga eksperto ay kasalanan din ng ibang mga tao, sa kadila ng dahil sa matinding pagpuputol ng mga puno sa lugar, ay mabilis na nawawala ng mga lugar para maging tirahan ang ilang mga tribo na siyang nagdudulot para mapilitan silang iwanan ang kanilang mga teritoryo. Sinasabing nababawasan din ang bilang ng mga tribo na naninirahan sa kagubatan ng Congo dahil sa pagka-impluensya sa kanila ng mga dumarayo sa kanilang turista, kung saan unti-unti nilang nakakalimutan ang kanilang nakagisnang tradisyon. Kagaya ng mga Bambuti, ay unti-unti ring nauubos ang tribo ng mga Bayaka at iba pang mga pygmy tribe na naninirahan sa bansa, na nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang epekto ng pagbisita sa kanila ng mga tao at kung bakit minungkahi ng mga eksperto na huwag masyadong pakialaman ng iba ang mga tribo na ito. Number 7, Phantom Cat.
Ang susunod na nadiskubre sa bansang Congo na tatalakayin natin sa listahang ito ay ang tinatawag ng mga tao na Phantom Cat, na ayon sa mga nabisita sa lugar ay mayroong itsura na parang isang itim na leopard na may dambuhalang pangangatawan, kung saan ayon sa mga binitawang salaysay ng mga nagsasabing nakakita na sa nilalang ay meron daw itong higit na mas malaking sukat kumpara sa mga leon, tigre at iba pang uri ng pusa sa mundo. Kung kaya talaga namang nakalulungkot isipin na tanging eyewitnesses lamang ang nagsasabi na totoo ang nilalang na ito, dulot na hindi siya nagawang makuhana ng litrato o video ng mga tao na siyang naging daylat, para maraming nagsabi na peke at gawa-gawa lamang ang nasabing hayop. Pero dahil sadyang marami pa tayong hindi natutuklasan sa masukal na kagubatan ng bansang Congo, ay huwag na raw tayong magulat pa kung sakaling meron tayong madiskubre sa lugar na ito na kayang gumulat sa buong mundo. Number 6, nakakapangilabot na minahan. Maniniwala ka ba ang sabihin ko sa iyo na ang sinasabing pinaka nakakapangilabot na lugar sa bansang Congo ay hindi ang kanilang masukal na kagubatan na siyang nagsisilbing tirahan ng iba't ibang uri ng mga nilalang, kundi ang kanilang malawak at madilim na minahan? Ito ay dahil sa may kumakalat na mga kwento-kwento mula sa mga minero na nagtatrabaho sa mga minahan na ito, kung saan ayon sa kanila ay meron daw silang naririnig na mga tunog na tila ba mga taong nagmimina sa loob ng minahan na ito, kahit na wala nang nasa loob nito, kung kaya't paniwala ng mga tao na nanggagaling ang mga tunog na ito mula sa mga espiritu ng mga minerong hanggang sa kabilang buhay ay patuloy pa rin na ginagawa ang kanilang trabaho. Ang dahilan kung bakit patuloy na nananatili sa minahan ang mga kaluluwang ito ay dahil sa sobrang mahirap na ekonomiya ng bansang Congo, kung kaya't para lamang magkaroon ng mapagkakakitaan ng mga mamamayan ng bansang ito ay handa silang gawin kahit pang delikadong mga trabaho. At dahil sa sadyang pasikot-sikot ang minahan ng lugar, ay kadalasang naiiwan na lamang daw sa loob nito ang bangkay ng mga minero na namatay sa kalagitnaan ng kanilang pagtatrabaho. Number 5, mensahe mula sa ating ninuno. Sa masukal na kagubatan ng bansang Congo ay makakakita tayo ng ilang mga kuweba na noong pasukin ng mga eksperto ay naging daylan para matuklasan nila ang isa sa pinaka nakamamanghang bagay sa kasaysayan ng mundo. At ito ay ang mga sinaunang cave paintings na ginuwit daw ng ating mga ninuno na nanirahan sa lugar lampas 1,000 taon na ang nakararaan, kung saan makikita sa mga guhit na ito ang iba't ibang mga imahe, magmula sa simpleng kamay ng tao hanggang sa guhit ng mga sinaunang hayop, na ayon sa mga eksperto ay nagpapakita ng mga kwento patungkol sa mga pangyayari noong sinaunang panahon na natunghayan ng ating mga ninuno. Dahil sa pagkatuklas ng mga cave paintings na ito, ay agad na isinirado ng mga eksperto ang lugar sa mga turista at iba pang mga tao, sa takot na pakialaman at masira nila ang makasaysayang relika na ito na siyang iniwan ng ating mga ninuno. Number 4, ang nakamamanghang kalangitan. Kung mabibisita ka sa bansang Congo, ay sigurado ko na hindi lamang ang kanilang nakamamanghang kalupaan at malawak na katubigan ang gugustuhin mong masilayan sa kadahilan ng maski pa ang kalangitan ng bansa ay talaga namang nagpapakita rin ng angking kagandahan ng ating kalikasan, dulot na meron kang makikitang mga liwanag dito na mapapansing may iba't ibang lakas at kulay na inihambing ng mga nakakita rito na kaparehraw ng Aurora Borealis. Pero sa kasamang para di kasalukuyang hindi pa rin natutukoy ng mga eksperto kung saan nanggaling ang mga misteryosong liwanag na ito, kung saan ang tsorya nila ay nabuo ito dahil sa mga gas na nanggagaling sa mga puno na matapos maipon sa kalangitan ay naging daylan para ma-reflect nila ang mga liwanag na nagmumula sa kalupaan. Number 3, misteryosong mga tunog. Balikan muli natin ang masukal na kagubatan ng bansang Congo sa kadahilan ng kung gagalugarin mo raw ang kabuuan nito ay siguradong makakarinig ka ng mga misteryosong tunog na hanggang ngayon ay nagpapatayo pa rin sa balahibo ng kahit na sino, maski pa ng ating mga eksperto, sa kadahilan ng ang mga tunog na madalas maririnig sa kagubatan ng bansa ay tila ba mga misteryosong huni o di kaya yung mga bulok. Pinaniniwalaan ng ilan sa mga eksperto
na nagmula ang mga tunog na ito sa pagtama ng hangin sa dahon ng mga puno, habang ang ilan naman ay nagsasabi na nagmula ito sa kakaibang uri ng insekto o di kaya'y mga ibon na kasalukuyang hindi pa natutuklasan ng kahit na sino. Number 2, dambuhalang ahas. Sa dinami-rami ng mga nakakagulat na bagay na maaaring matuklasan sa masukal na kagubatan ng bansang Congo, ay ano mo ba na sinasabing merong naninirahang dambuhalang sawarito na humigit kumulang kasing haba na ng isang eroplano? Ito ay dahil sa ayon sa mga residenteng naninirahan sa bansa, ay meron daw silang nakitang isang uri ng sawa sa kanilang kagubatan na merong sadyang mahabang pangangatawan na sa kanilang tansya ay maabot raw sa 50 talampakan na hindi maitatangging higit na mas malaki kumpara sa ibang uri ng mga ahas na atin nang natuklasan, kung kaya't posible raw na isa itong bagong uri ng ahas na hindi pa lamang natutuklasan ng kahit na sino. Pero ayon naman sa mga eksperto, ay mababa raw ang posibilidad na totoo ito, dulot na ang sadyang malaking sukat ng pangangatawan na ito ay imposible raw na makapagtago sa mata ng maraming mga tao, kung kaya't kasalukuyang pinagdedebatihan pa rin ng mga tao kung totoo nga ba talaga ang dambuhalang ahas na ito na naninirahan sa kagubatan ng Congo. Number 1, nabubukod tanging mga halaman. Ang pinakahuling bagay na tatalakayin natin sa listahang ito na siyang nadiskubre sa bansang Congo ay ang nabubukod tanging nilang mga halaman na hindi matatagpuan sa anumang lugar sa mundo, kung saan ang isa sa mga ito ay ang Rafla Palm na siyang ginagamit ng mga tao sa iba't ibang mga bagay, magmula sa paggawa ng mga basket, lubid, langis at iba pa, na talaga namang nagpapakita kung gaano kalaki ang natutulong ng halaman sa pamumuhay nila. Ang Mycena Luxuria Eterna, na mas kilala sa tawag na Eternal Light Mushroom, ay isa ring halaman na tanging matatagpuan lamang sa kagubatan ng bansang Congo, kung saan popular ang uri ng kabuti na ito sa mga tao dahil sa ang kanilang kapabilidad na magpaliwanag na sadyang ikinagugulat ng kahit na sino. Dagdag pa rito ay meron ding mga carnivorous plant na matatagpuan sa bansa, kagaya na lamang ng kanilang pitcher plant na naglalabas ng matamis na amoy na siyang umaakit sa mga insekto na unti-unting tutunawin matapos mahulog sa loob ng halaman na ito. At yan ang mabuo para sa listahan natin sa videong ito. Kaya para sa iyo kasaliksik, alin sa mga natuklasang ito sa bansang Congo ang sa tingin mong pinakakaiba sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At see you in my next vid!